Hi! Hello! Magandang gabi mga kaibigan. Oh, ngayon, magpapalabas na naman tayo ng another episode sa Lifestyle and Inclusion, mga kaibigan. Alam niya, sa totoo lang, nakaka-anim na episodes na tayo, mga kaibigan. Gabi. Grabe talaga. Nagliparan na after the election, mga kaibigan. Ang grabe. Grabe, mga kaibigan. At saka, sa totoo lang, i-recap natin, ha? Mag-recap tayo. Yung previous interview natin, nung nakaraang linggo, mga kaibigan, grabe. Talagang ang tapang niya, kababaeng tao, ang tapang-tapang niya, mga kaibigan. Sa totoo lang, mga kaibigan, umanga ako dito sa batang to, sa ano natin. Grabe talaga ang panako. Despite na binubuli siya, despite na mahirap siya, nagpupursige siya and then nagtitiwala siya sa akin. Sabi niya, maraming salamat sir sa tulong niyo. Eh talagang kahit hindi na ako, wala akong masyadong magawa sa inyo, wala akong masyadong ambag. Ang akin lang, nungan, tumutulong ako at my own little way. Ayan, positive yan mga kaibigan. Kaya nga sabi ko nga sa kanya, may awa ng Diyos, makakaraos na nga tayo. At sana maging formal ang Hands in Inclusion na yung 2024, mga kaibigan. Kaya dapat ikampanya na natin ang Hands in Inclusion, mga kaibigan, ha? Kasi sa totoo lang, marami pa tayong i-interviewin. Sa totoo lang. Kasi gusto ko lahat ng mga PWD at non-PWD mai-interview ko one-on-one. Every Tuesday yan ha, 5:30 ng hapon hanggang 6:30 ng gabi, mga kaibigan. Sulit ang inyong panonood, mga kaibigan. Okay. Now, mga kaibigan, ito na nga ay meron tayong i-interviewin na yung hapon na maggagabi na rin, mga kaibigan. Very special guest ito. Siya ay isang byuda na may mga anak na may autismo, mga kaibigan. Kaklase ko siya sa CBAP batch 11, mga kaibigan. Grabe. Ang tindi. Ang tindi. Buti kinakaya niya ang mga challenges as a single mom. No? So, wag na nating patagalin pa, mga kaibigan. Ipapakilala natin si Mami Ching Marzo, mga kaibigan. Magandang gabi, Mami Ching. Antayin lang natin. Kasi nag-aano pa. Ayan na. Okay, andyan na si Mami Ching. Hello po. Hello po. Ayun. Good evening, lahat. Ayun. Ha, ha, ha. Grabe. Ang warm welcoming natin kay Mami Ching, mga kaibigan. So, pakilala ka po sa mga viewers natin. Ako po si Esperanza Ching, Santiago Marzo, isang ina po na may anak na may autism. Kasalukuyan, ako po ay presidente ng Autism Society Philippines sa San Mateo chapter. And isa currently ako din po ay isang voice artist under ng Creative Voices or ng CVAP. Yan. Magandang gabi po sa lahat. Ayun, magkaano kami actually. Magkaklase kami ni Mami Ching. Mga yes, kaibigan.
Kaya lang magkaiba kami ng BR. Siya BR number 1, ako BR number 6, mga kaibigan. Buti ang mga bigatin ang mga nakilala ko. Akala ko ang makikilala ko lang yung mga dati ko nakilala. Yung pala expanded na ang pagkilala ko. Grabe, mga kaibigan. So, paano na nga nagsimula ang journey mo po as a president ng Autism Society sa San Mateo? Year 2014 po, nang-diagnose yung anak ko na mayroong autism. Apo. So, nirecommend na mag-therapy. So, punta kami sa therapy center. And dun ko nakilala yung mga kagaya ko na magulang. May apo, may kaanak, na may autism. So, way back 2017, sabi ko, bakit hindi nga magkaroon ng grupo sa aming lugar para ito namang mga nanay na to, may matutunan, mayroon kaming matutunan at may makapuntahan kami kung paano ba namin mas maalagaan at mas matulungan pa yung mga kagaya namin na may anak or may kaanak na may autismo. So, doon nag-start yun, 2017. Na nga maitatag namin ang Autism Society Philippines San Mateo. Before pala, paksin muna kami. Parent Association for Children with Special Needs. And then, yun nga, na-introduce sa amin ang Autism Society Philippines. So, ayun, nag-miembro kami doon. Nag-iisang chapter nga kami, ang itna nga, ang San Mateo chapter. Grabe. Grabe talaga. Ito talaga, tadhana na talaga ang lumalapit para maging ikaw ang maging president po ng ASP San Mateo. Grabe, tadhana talaga po. Ay, nako po. Eh, kumusta naman po yung sa Kwan, yung nung ito, mga pre-pandemic, kumusta naman ang buhay po? Hindi naging madali dahil la unang-una sanay yung anak ko na lagi kami lumalabas, lagi kami nga may seminar, may activities, may programs na pupunta siya sa school. And then suddenly, no pandemic, lahat yun natigil. So, nandito lang kami sa bahay, lalo na siya, wala siyang magawa kasi nga hindi po pwedeng lumabas, especially mga bata. So, talaga nga malaki adjustment para sa kanya yun. Ganun din para sa amin na struggle talaga yun na talagang walang labasan. So, syempre, alam mo na, pagka yung mga ganyan, mga autism, na-break yung routine o nabago, magta-tantrums talaga. So, hindi kami nakaligtas doon. Hindi naiwasan na dumaan siya sa proseso na yun. Pero unti-unti naman, ayan, na-handle and then na-proseso sa pagtutulong. Pagtutulungan namin ng mister ko, especially ako, dahil talaga ako at tutok sa kanya. So, awa naman ng Diyos at namanis naman po namin. Ayun, oo nga po. Talagang hangang-hanga nga po ako sa inyo. Actually nga po, yung ito, isi-share ko na rin to sa inyo mga kaibigan. Last month kasi, kunwari, last month, o, di ba, nag-celebrate tayo ng World Autism. Ang ganda, diba? Ang galing talaga. World Autism Awareness nga, mga kaibigan. Eh, sa totoo lang, talagang even in the pandemic, ang magandang bagay sa Autism Society Philippines na rin, mga kaibigan, nagbibigay rin pala ng online training, mga kaibigan. Via Zoom, di ba, tama? Tama po. Tama po. Yung sa Autism Society, nagpapa-zoom pa sila po, di ba? And then nagpapa-seminar. Opo. Wow. Ayun ang kagandahan din kay Autism Society, mga kaibigan. Kaya ako, said, di ba, self-advocate na nga ako. Self-advocate nangan for Autism Society, magre-renew pa lang ako ng aking membership itong buwan na to kasi kailangan talaga.
para mas malawak pa ang aking kamalayan. Kahit ako'y busy sa schedules, hindi ko rin alam kung talaga makaka-recover tayo. Grabe ang totoo ng tao, mga kaibigan. Kumusta naman po nung nag-pandemic po tayo? Anong mga pinagkakaabalahan niyo po? Ayun po, dahil ako ay isang online seller, so patuloy lang po ang aking pagbebenta through online. Noong unang dalawang linggo, talaga totally walang labasan. So nasa adjustment period pa ang lahat. So talagang yun, umasa lang talaga ang mga tao no, sa rasyon mula sa munisipyo, LGU, tsaka sa mga barangay. Pero na medyo nakabawi-bawi ng konti. Ayun, nag-umpisa na po uli online selling. So yun, patuloy lang po ang pagbebenta kasi bago naman po talaga mag-pandemic, hindi naman po talaga ang pinagkakabalahan ko habang nag-aalaga sa anak ko. Yun po yung aking sideline, ang pagtitinda po through online. Wow. Grabe talaga. Talaga pinagkaabalahan pa yung pagbebenta ng online selling. To be honest, totoo. Nang una talaga mahirap talaga mag-online selling. Ano na nga po ang mga experience niyo po nung nag-online selling po? Okay naman. Siyempre, hindi may iwasan yung ups and downs. May mga customers na talagang mahirap i-please. Meron naman talaga na okay lang. And minsan may benta, minsan wala, minsan naman mahina, minsan malakas. So, hindi pare-parehas. Pero, syempre, sa buhay naman, tiyagaan lang yan eh. Pagka nakasanayan ka na kasi ng customer mo, na lagi ka nga napupus ng paninda mo, lagi kami paninda, masanay na rin sila, continuous na rin sila na o-order sa'yo. Kahit medyo pa ilan-ilan yan, pero syempre, tiyaga-tiyaga lang. Tiyaga-tiyaga lang talaga. Hindi na nga kasi madalian talaga ang pagbebenta. Kailangan mo rin mag-antay, di ba po? Antayan yes. Talaga. Kasi kung hindi, nag-iisip pa ang mga tao kung nag-iisip pa ang mga tao kung talagang masarap ba, kung anong quality ng produkto mo, anong mga preference ng isang tao pagdating sa isang produkto, lalo na yung mga pagkain, di ba? Opo. Oh, di ba po? Ito nga po eh, mga kaibigan. Yan po ang reality ng mga ngayong pandemic. Naglabasan na talaga ang mga online sellers. And I am proud din na ako ay isang online seller din, kagaya ni Mami Ching. O, sa kanya, ano po yung tinitinda nyo? Marami po akong paninde. Mga frozen, fresh seafoods, yung mga luto na seafoods, lechon, meron din po insurance, saka mga condos, ganyan, bahay. So, halo-halo na po. Halo-halo. O, Kitam, bakit alam ko yung mga, yan, yung akin na nga kasi, ako rin ay isang online franchisee, mga kaibigan, ng siomay, ng chicken na roasted, yung mga marinated na pagkain, mga pares, ganun. Kaya sana man lang yung mga tao, yung mga nanonood sa amin, tangkilikin natin ang produkto namin, produkto ni Mami Ching, produkto ko, produkto ng Hansin Inclusion, at pati na rin yung mga online seller na talagang gustong sumikap para magkaroon ng extra income. Kasi sa totoo lang, ang hirap pa ng buhay natin. Nagtataasan pa ng presyo sa krudo, sa mga pangunahing bilihin, pati na rin yung mga
pamasahe, nagtataasan na din. Yan, nagbabadya na. Paunti-unti dahil sa krisis ng COVID, pati na rin sa gera sa Russia at Ukraine. Grabe. Grabe, mga kaibigan. Kaya yan ang totoong nangyayari na yon. Kaya may awa ng Diyos, mga kaibigan. Kailangan po natin magtulungan, di ba? Hindi na nga natin pwedeng sisihin ng sisihin ang gobyerno. At our own little way, mga kaibigan, gawa tayo ng paraan. Kagaya nga ng yung pagtitinda. Bukod nga sa pagtitinda, yung mga pagtatanim ng gulay, mga prutas, hanggat maaari, kakayanin natin. Grabe, kaibigan. So what else, aside po sa pagtitinda ng pagkain, ang pinag-aabala natin ng pandemic? Yan, yung mga pagtitinda. Bukod po doon, nagtuturo po ako sa kanila sa dalawang bata dahil di ba po module. So, yun, bukod sa pagtitinda, sinasabi ko po yung pagtuturo ko sa kanila ng module. Tapos, may advocacy din po kasi ako sa bilang presidente ng OTSIM. So, isa rin po sa ginagawa ko ng mga panahon na yun, kung paano kami makakakuha ng mga sponsor para matugunan po yung mga pangailangan ng mga bata po namin. So, yun po yung mga pinagkakabalahan ko noon. Grabe. Grabe talaga. Super. Kung ako, ikaw na po, super mom ka na. Isa ka sa mga super mom. Thank you po. Opo. Ganon din si mama ko po. Super mom din. Lahat ng mga pangangailangan, lahat ng mga pangangailangan namin, siya ang kumakayod. Understandable na nga na maliit ang aking sahod. Pero kung minsan, tutulungan ko na rin. Pero yun, tinutulungan ko na rin. Ako na rin ang nagko-contribute ng pagbili ng mga bigas. Yung bigas naming dalawa. Ako, brown rice. Siya, white rice. Kasi nagpapapayat ako. Kaya nga sabi ko, step by step muna, kain-kain ng konti. Tapos pag na, halimbawa, medyo alternate ang ginagawa ko na po, mga kaibigan. Ang gusto ko nga mangyari pa, mag-gym pa ako. Hopefully, dapat maka-gym na rin ako. Kasi atat na ako mag-gym, actually, sa totoo lang, mga kaibigan. Kapitbahay pa na nga namin ang gym dyan sa amin. Sa may kabilang kanto, lalakarin mo lang, tapat ng paaralan dyan. Kapitbayarin namin ng paaralan. Grabe. Grabe talaga. Kaya yun nga. At saka hindi nyo rin alam, mga kaibigan, ako rin ay nagre-recover sa aking fatty liver at saka sa gallstones, mga kaibigan. Wala na nga masama kung hihingi rin ako ng konting tulong sa mga nanonood sa ating mga kaibigan. May pera o wala, okay lang. Ang mahalaga, buhay pa ako at kumakain na rin ako ng mga healthy living. Yan nga ang recommended ng doktor. Kaya kailangan ko rin magpapayat, mga kaibigan. Diba po, masama ang maging mataba sa totoo lang. Hindi porket mataba ka, healthy ka, hindi rin naman. Kaya sabi ko, tama lang na magpa-check up ako. It's a right time. It's time na pa talaga. Pero inyo po kanina, mula office namin hanggang dito, nilakad ko talaga. Yan na ang gagawin ko nga. I will try na rin maglakad in the morning mula dito. Aalis ako ng mga siguro mga 8. Yan. Ganun.
para masanay rin. Grabe. Grabe talaga. Actually, sa totoo lang po, mga kaibigan, yung sitwasyon ni Mami Ching, nakanasan din yan ng mama ko. Kasi si mama ko ay byuda rin. Kagaya ni Mami Ching. Ang ikinamatay ng ni papa ko, cancer, matagal-tagal na, 2007. Sa inyo po, anong kinamatay po ni Mr. Mo po? Ooperan siya dapat sa cardiac ay sa ano sa gallstone, sa gallbladder, pero na cardiac arrest siya. Na ito na nga kinakatakot ko. Ito ang kinakatakot ko. Kinakatakot ko talaga 'to. Alam, 'yan ang kinakatakot ko. Kaya sabi ko, lalaban ako hangga't gusto ko. Kaya ano po ba advice niyo ng doktor o operahan? Hindi naman po. Ano lang, gamutan lang. Ayun, maganda kasi yung kay Mr. Biglaan 'yon. Walang sintomas, hindi niya pinapansin dahil wala naman sintomas, biglaan yung kanya. Pero sa iyo maganda 'yan dahil kaya pa pala ng gamot. Gamutan kaya, talaga wag po. Wag po ninyong pabayaan at saka iwasan po ninyo yung mga pagkain na hindi dapat. Opo. Gamutan talaga. Kaya... At saka umiinom na rin ako po ng herbal. Ayan, maganda po yan. Lalo na si Sambong. Si Sambong. Yan ang nakakatulong rin sa akin. Nagbabawas siya ng mga toxic. Sa totoo lang po. Maganda po. Meron kasi akong kapit. Meron din ako kasi yung ka-opisina ko, kapitbahay niya, may mga tanim sambong. Tine-text ko siya na bigyan niya ako. Ito, tine-text ko na nga po today. Grabe. Kaya sabi ko, hanggat maaari ako, talagang gusto ko talaga pang mabuhay. Kasi marami pa akong plano sa buhay. Lalo na yung sa Hansen inclusion, I'm running for formality by 2024. Kaya sabi ko, pagagandahin ko pa yung katawan ko, yung layunin ko rin sa makatulong sa mga may kapansanan. May awa ng Diyos. Lahat ikakayanin ko. Matira matibay. Tama po. Yan po talaga ang laban natin ngayon sa mundo. Matira matibay. Kaya sabi ko, hindi ako susuko. Hindi ako ano. Pero ang balik, gusto kong bumalik sa doktor, mga June na mismo. June na ako magpapadoktor ulit. Kaya... Itong May na to, magiging disiplina na ako talaga. Didisiplinahin ko na yung sarili ko hanggat kaya ng gamot. Iinom ako ng iinom kahit anong mangyari. Kasi yan ang advice ng doktor. Whatever happens. At saka exercise na din. Whatever happens. Kaya sa mga gustong tumulong rin sa akin, mga kaibigan, okay lang na nga kahit 5 piso, 10, 100, wala nang ang problema. Ako, nagpapa-thank you ako in advance sa mga taong mag-donate kasi mas mahalaga ang kalusugan ko rin. Ayoko pang mamatay, wag na nga sana. I am trying to survive na rin. Matagal pa po yan, sir. Lalo na, ang dami ko pang plano. Gusto ko pa nga mag-asawa pa.
soon. Congrats, sir. Pero sa ano pa, matagal-tagal pa, may nililigawan lang na kagaya ko rin. Wow. Congrats, sir. Sir, pakinasar ka, invite mo kami. Opo. yun nga, ipapanga, yun nga. Kaya sabi ko, kayang-kaya ko itong labanan. Yes, kaya mapaka-healthy ka, sir, dahil maraming mag-aalaga ka pa ng anak mo. At saka si mama, aalagaan ko rin pag tumanda. Yes. Ako na lang ang medyo inaasahan niya. Kahit na... Kayo lang po yata ang single eh. Kasi sila ate ko at si kuya ko. Si kuya ko nakasakay na po. Si ate ko na nga walang trabaho. Pero ang asawa niya hindi sapat ang sahod. Kaya sabi ko, it's time para mag-double effort ako. Whatever happens. Kaya gusto ko, disiplina na lang. Disiplina. Alam niyo po nga po, salads na lang. Salad ang kinain ko kanina po, kaibigan. Yung kali salad. Ang sarap. Yung may mangga, yung may kamatis, may dahon, saka konting seafood yan. Kaya gusto ko, yan na lang ang kakainin ko. Kada ano na lang, hindi na lang ang magkakaano na lang ipepe. Para mapalakas yung ano ko. Resistensya. Opo. Mahirap na kung ganyan-ganyan at saka may... Pag nahihinto na nga ng aking gamutan, may iniinda lang ako ng korte, tumatagilid na lang ako. Para ano. Ang tulog ko na lang po, tagilid na lang. Tagilid lagi. Pag ganun na lang. Para maano rin yung chan. De, tapos yung mga eksperto, gusto pa nga. Meron nga ako nakikitang sa YouTube, yung ibang mga doktor, nire-recommenda, gallbladder flush. Delikado yun. Delikado sa akin. Delikado yun. Tsaka alam nyo po ba, yung kaibigan ng co-teacher ng mama ko po. Inoperahan niya sa gallbladder din po. Buti na survive. Ganto lang kaliit. Mga 30 to 40 pieces. Kaya sabi ko, eto na tamang oras, panahon. Para magdisiplina lang ng sarili ko. Kasi lalo na yung mga ating mga kagaya ko rin, mas mataba pa nga sa akin po na kagaya ko rin. Kidney stones na nga sa kanya. Nung nagpa-check up, ayan, umiyak na ano lang, buti na lang, iniinom na lang yung kwan. Yun. Sige, go. Grabe talaga. Kaya going back na nga. Kailan po namatay si Mister? Ito lang po, last July. Sorry to ask lang din. Ay, last July. Ako? Sorry po ah. Kung natanong po. Naka-cop up naman ako. Opo. Talagang ganun eh. Lahat naman tayo darating dyan. Nasa pagtanggap lang yan. Opo. Kaya... Kasi nasa kailangan na napansin yung mga anak ko. Dahil sabi nga, siya sigurado na doon. Nakapahinga na siya. Wala na siyang hirap. Wala na siyang problema. Wala na siyang pasakit. Opo. Kaya tayo na mga naiwan dito. Lalo na ako. May dalawa pa kami anak. Kailangan ako patuon na napansin ko. Tama po. Laban lang kaya kumbaga. Malakas. Yes. Laban lang kumbaga. Kasi sa totoo lang, reality yan. Buti nga,
Buti nga hindi natin pa na-experience ang COVID mismo, yung iba nga namamatay dahil sa COVID. Yes, true. Kaya sabi ko, it's time para maging magpakatotoo. It's time para magkatotoo. Kasi sa totoo lang, lumalaban tayo sa mga challenges in life, lalo na yung mga kwan. Ako sa totoo lang, honestly ha, hindi kaya pa ang sahod ko. Yun ang sinasabi ko. Sinasabi ko rin sa kanila, kay La Mami Ching, sa buong Hans Inclusion, nagtapat na ako na hindi kaya ang sahod. Kung papasukin pa ng papasukin ko yung online loan, delikado ako. O mapapahamak pa ang mga ano ko, kapatid ko at pamilya ko at papagalitan pa ako. Kaya yan ang isang hindi magandang nangyari sa akin noon pa lang bago ko nakilala sila. Na ako talaga ay ako talaga ang nag kaya delikado din. Kayo, lalo na yung mga nanonood dito, kung tatangkain nyo mag-loan, mga kaibigan, mag-loan na lang kayo. The best way, mag-loan kayo sa bangko. Tanging bangko lamang ang makakatulong. Kung meron kayong panggastos, at saka sa mga mapagkakatiwalaan na pwede rin kayong umutang sa magulang ninyo, but make sure mababayaran nyo rin yan. Hindi biro ang utang, mga kaibigan. Diba? Lalo na sa financial, diba po? Yes. At least, ako, natututunan ko na kung paano ang mag-ipon ulit. Kaya ganon. Kaya kayo, yung mga nanonood dyan, samantalahin nyo na. Samantalahin nyo na yung financial mindset, mga kaibigan. Hindi porketa sa pandemya pa tayo, gagastos kayo ng gagastos pa. Ang mga kaluhuan nyo, uutang lang kayo, pero hindi nyo nangan babayaran, kawawa ka. Diba? Kawawa kayo, kawawa tayo, maganyan. Kahit anong utang pa yan, kahit anong utang yan, kahit anong loan, kawawa kayo dyan pagdating sa huli, lalo na yung loan na illegal, mga nakikita sa Play Store. At once na hindi mo mabayaran yan within 14 or 10 days, bubulabugin niya mga contacts ninyo. Diba? Grabe. Ayan. Moving on na tayo, mga kaibigan. So, nabanggit na rin po na rin yung sa hobby, sa challenges, at saka sa mga pinagagawa ng pandemic. Nako, ito yung question number 4 natin. Ang question number 4. Wait lang. Hindi ko kasi na... Ito po. So, anong mga age pala na na-diagnose yung mga anak mo po? Isa lang yung panganay ko lang. 4-year-old siya noon. 4-year-old. Okay. Kasi ako, 5 years old po ako na diagnose, mga kaibigan. Mm-hmm.
So, yun na nga. So, sa lagay niya po today, ano sa tingin niyo po yung possible na kanyang weaknesses at strength? Yun nga, ang kahinaan niya kasi yung pag napapagalitan siya, dinididid niya yung sumasama yung loob niya. Tapos minsan nauuwi sa tantrums niya noon. Pero ngayon, kahit pa paano, nahahandle-handle naman na dahil lahat talaga pinapaliwanag ko sa kanya na oh my talaga, God. Oh my. Pinapagalitan ka, pinagsasabihan ka kasi gusto ka namin itama, mahal ka namin. Hindi naman porque pinagalitan ka, hindi ka na mahal. So, pero kahit pa paano, tsaka sabi ko nga, teenager ka na. So, kailangan, hindi na ganyan yung attitude mo. So, kahit pa paano, naiintindihan naman niya. Kaya, kahit pa paano ngayon, hindi na siya kagaya ng dati na pag pinapagalitan mo, talaga umiiyak, nagwawala. Ngayon naman, na okay-okay na po siya. Ay, so, sorry pa, naiyak ako. Bakit? Yan ang, yan talaga. Yan ang ugali ko, actually, nung kabataan. Pagka pinapagalitan din po kayo, umiiyak din po kayo. Opo. And then tampo, nagtatampo. Oh, yun nga eh. Kasi masakit na masakit at masamang masama ang loob niya pagka pinagsasabihan siya. Pag pinapagalitan ko doon siya, hindi kita pinapagalitan, pinagsasabihan na kita. Kasi mahal kita, gusto ko tayo itama. Pagka wala na akong pagmamahal sa'yo, wala akong malasakit sa'yo, hindi ko itatama yung nakikita ko na mali mo. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Yan. Talaga naaalala ko talaga. Talaga naaalala ko si Mama. Naaalala ko po talaga yan. Yung huling galit niya talaga. Yung ilang araw kami hindi nag-usap. Grabe. Napaiyak ako sa... Napaiyak talaga ako. Anyway, po. Si, yan nga po. Nakaranas ba siya ng any discrimination? Awa naman po ng Diyos. Wala naman po. Mula nung pagkabata niya hanggang sa lumaki siya. Nung bata-bata lang siya, nakikita ko lang sa mga mata nung kasabay namin sa jeep na kitang-kita ko yung pagtataka sa mata nila na, na alam ko na sinasabi nila, may tanong sa isipan nila na bakit ganun yung bata? Kakaiba siya. So, basang-basa ko sa mga mata nila yun. Pero yung lumabas sa bibig nila o talagang nabully yung anak ko, wala naman po. Awa po ni Lord. Never ko natikman na nakapag-away dahil na-discriminate o nabully anak ko. Never ko po natikman po yun. Buti ka po. Buti ka po, mami. Ba, kayo po ba no? Na-discriminate po ba kayo? Nabully po ba kayo? Nung high school po. Nung high school po. Until daw. May talaga? Mga, may mga tao na nag-criticize. Let's say, pagkaibay natin yung high school. Nasapak pa nga po ako nung high school dito sa Maylabe. O talaga? Salbahe naman yun? Sinita ko lang yung sa rubber shoes. Eh, syempre, officer ako ng school po. Eh, sabi ko nga, bakit ka na nga nakaka-versus? Eh, sira daw yung sapatos niya pala. Sa halip na naiintindihan ko, nagkapikunan pa kami. Hanggang sa humantong na tinapik ko siya, sabay sapak sa labi. Tinapik ko lang ng mahina, sinapak niya ako. Ayun na, kaya napatawag yung mama ko. Grabe. Close pa naman kami noon, yung tatay niya.
Plus kami na tatay niya. Salbahin naman nun. As in salbahe talaga. Tapos yan. Pero nung college, ama ng Diyos, hindi na nga ako binubuli. Inangaan pa nga po ako eh. Oh, pero nung after college, eto, may mga nakikriticize sa akin. Dami rin nakikriticize sa akin. Kung ano-ano mga paninira. Inatawag pa nga akong isa gwapong kong ito ha. Tinawag pa akong baluga. Tinawag pa ako kung ano-ano mga sabi ko. Biktima nga rin po ako ng troll eh. Kung totoosin. Talaga? Opo. Biktima rin ako ng troll. Biktima rin ako ng paninira sa text. Lahat biniktima ako. Kung ano-ano mga pinagagagawa nila. Na-red tag pa ako actually. Noong 2020 po. Ayan, ulitin ko ulit sa mga nanonood ah. I am proud na na-red tag ako. But hinayaan ko yung red tagging na yon dahil grabe. Kasi ang gusto lang ng aking mga kalaban, bulihin ang mga nakakaangat na tao. Mahilig na mambuli, lalo na yung ibang mga dating miyembro ng Hansen Inclusion nung pinuna nila yung pamamalak, yung aking ginagawa. Ano ang ginawa nila? Nambuli. Gumawa pa ng counter page na parang i-red tag ako, mga kaibigan. Kung totoosin ha, uulitin ko sa inyo to, mga kaibigan, dahil na sa mga nanonood. Nabiktima ako ng red tag. Kaya, ayan. Grabe. Grabe ang mga pang ginagawa ng mga, ano. Grabe. Hindi ko alam kung maka pro admin or nag-oopos. Sila ang mga gumagawa ng red tags para ma-destroy ang kasikatan ko. Kahit nasa tugatog ka ng tagumpay, nire-red tag ka pa rin. Diba? Grabe. Nabiktima pa ako. Trolling. Grabe. Ang masaklap pa, yung mga may autism na iba, gumagawa ng troll at fake account. Mga kaibigan, ano po masasabi nyo doon po sa mga troll account na mismo mga PWD ang gumagawa? Yun na nga ang malungkot eh. Tayo-tayo sa sektor, ang hindi nagkakaisa, ang nagsisiraan pa, ang nagbabatuhan pa. O, diba? Na dapat tayo ang magtulungan, tayo ang magdamayan. Hindi ko maintindihan kung bakit nga ba ganun eh. Kaya wala din naman ako nga maisagot sa kanila. Ala rin ako sa sitwasyon. Kung bakit ba nila nagagawa yun. Pero ako nalulungkot ako dahil dapat tayo nga magdamayan eh. Tayo-tayo nga magkakasama, diba? Tayo nga magkakaintindihan. Kasi parehas tayo. We're living in the same shoes, sabi nga. So bakit kailangan na tayo-tayo pa ang hindi magkasundo? Tama po. Kasi with honesty na rin sa mga kaibigan. We honestly sa mga kaibigan, ang grabe. Grabe talaga, grabe ang mga kaibigan. Alam niyo sa totoo lang ah. I am wondering na tama ang yung NCDA, anong ginagawa ng action sa mga pinagagagawa, di ba?
Sa totoo lang. Hindi na nga sa naninira. Nagtatanong lang ng anak ko. Nagtatanong lang din po ako. Ano ang ginagawa na yun ng NCDA? Hindi kagaya ni Ma'am Carmen. Diba? Diba po? Si Ma'am Carmen, very active. Ngayon, anong ginagawa po ng NCDA? Yun, tanong ko na lang sa kanila. Hindi na nga sa nagkikriticize tayo. Diba? Ano yung pandemic? O, anong mga layunin? Anong mga... Grabe. Grabe talaga mga kaibigan. Kaya laganap rin ang troll eh. Laganap ang troll. Laganap ang mga... Juan. Grabe. O, ito po. Ano ang talent po ng anak mo po na may autism? Yan. Nakakakanta siya ng yung Korean song. Korean song? Taiwanese at saka Thailander na mga ano. Ay, mga... Ang tawag doon, hindi ko alam kung ano yung tawag sa kanta ng mga Thailander eh. Basta nakakakanta siya ng mga K-pop. Tapos... Hindi, sa Korea, K-pop. Yun, K-pop, gano'n, nakakakanta siya ng Korean songs, saka Thailand, ano, yung kanta ng mga Thailander, saka Taiwanese. Teka lang po ah. Oh, eto, yung hindi ko alam kung anong tawag po dun sa ano. Ang alam ko lang, K-pop, J-pop, P-pop, yun lang ang mga ano ko lang. Hindi ko alam kung ano. Type up ata. Type up. I'm not sure ha. I'm not sure. Tapos Taiwanese pop music yan. Grabe. Nag-evolve. Lalo na ang Pilipino. Hindi nagpapatalo na. Meron ng SB19. Meron ng BGYO. Meron ng Bini. Ay, nako. Ay, yan ang nakakatuwa. Nakakatuwa naman. Ayan. Speaking of, ito. Any interventions nga? Right now po, na meron siyang nakukuha sa school nila, sa SPED. Meron siyang every Wednesday, meron siyang tutorial. Tutorial yon na binibigay sa kanya 1 hour every Wednesday. So, kung saan siya medyo mahina na subject, so yun, tinuturoan siya doon. Medyo doon siya binibigyan ng focus. Apo. Apo, yun nga. Tsaka sa hapon naman din, Wednesday din yun, meron naman siyang music therapy din. Apo. Grabe. Alam niyo po, talaga nakakatuwa. Nakakatuwa talaga ang nakakatuwa ang ibang mga mother. Alam niya sa totoo lang, yung iba na nga pinababayaan lang. I am sad to say. Meron ding mga parents na pinababayaan ng anak na may autism. One time, ito, i-share ko na rin sa inyo. O kung saan man siya sa lupalop ng Pilipinas, hindi ko alam kung nasa Pampanga o nasa Pasig siya. Actually, honestly, nag-away pa nga kami. Nag-away din kami. 2019 yan. Nagbatuhan kami ng putik. Hindi yung ano, literal na yan, World War between that person and ako. Dahil sa hirap din ng buhay, alam nyo, pinababayaan lang ng magulang. Lalo na nanay niya, pinababayaan niya. Alam mo kung anong ginagawa ng
nanay niya. Manlalaki na manlalaki. Tapos, umiinom, naninigarilyo, kung ano-ano pa mga. Samantalang yung dalawang anak niya, yung tambal, yung isa nakaaway ko, ha? Nag-away kami. Kambal yun, kambal. Kambal man din, mga kaibigan. Ay, grabe. And then, one time, nakarating kay mama ko rin. Ayan, pinagsabihan ako. Ako sumingin na ako ng sorry rin sa kanya as my part. Yun. Na-accept niya na rin. And then, nagkaroon kami ng negotiation din. Ayun, yung pandemic, sabi ko, kung ano ang nagawa ko sa iyo, asensyahan mo na. Kasi, minsan, mistake, honest mistake, mga kaibigan. Kaya kung saan ka man, saan ka nakakaroon, kung napapanood mo ko, again, humihingi ako ng tawad sa'yo, eh, hindi ko intention na gawan ka ng issue. Yun. Kaya, ayun. Tapos, nagka-boyfriend ata yun. Nagka-boyfriend. Hiniwalayan din pala siya. Kaya sabi ko, nagkaroon pa nga ng pikos. Pikos. Kaya kung saan ka man, kung nanonood ka, usap tayo, usap kausapin mo ko, and then handa akong willing na. Alam nyo po, yan ang kauna-una akong tinulungan po. In my own little way, no, nagkatrabaho. Tinulungan ko po yan na makaahon. Pero ang mali ko lang, laging judgmental ako sa sitwasyon ng buhay niya. Anyway, paano nyo, ayun na nga, itanong na, na-mention nyo na rin yung paano natin yung nababalanse ang oras sa pag-aaruga. So, anong paraan po yun? Yung paano nyo po nababalanse ang oras? Yung pag-aalaga sa kanya? Opo. So, ganito po ginagawa ko. Bago ko sila turuan ng pag-aaral, nagpo-post muna ako ng mga paninda ko. And then, after nun, tuturuan ko na sila para habang tinuturuan ko naman sila, napupromote yung paninda ko after ko naman silang turuan. Tsaka ko babalikan yung mga inquiries doon sa mga pinos ko nung bago ko sila turuan. And then after noon, habang nagluluto ako, kuminsan meron ako sinasagot na customer, habang naghihintay ako na kumulo yung aking niluluto, so nagsasagot din ako ng mga inquiries, ganyan, or napupost ako ng mga bagong paninda, habang naghuhugas din ng plato, ganyan. So, yung nagawa ko na kwan. So ngayon naman, kahit pa paano, meron naman ako nga katuwang na ngayon sa mga gawain ng bahay. So nakakapag-focus naman na talaga ako sa pag-business. Kasi kailangan ko talaga tutukan dahil ako na nga lang mag-isa na nalinegosyo. So ganun pa din, habang nag-business ako, pag may narinig ako na hindi tumatama na sinabi niya o ginagawa na hindi tama, agad-agad kong kinokorek yun. Kasi sa mga may autism, kailangan maikorek mo ka agad. Tama, yun. Tama. Dahil aakalain nila na tama yung ginawa nila o yung sinasabi nila. Kaya nga po, mga kaibigan. Ayan, eto na. Eto na ang question na gusto kong marinig na isasagot na sa kanya. Grabe. Kaya hanga-hanga ako kay Mami Ching. Kahit may paninda, nagagabayan niya yung anak niya. Kaya believe ako sa kanya, mga kaibigan. Ito po. So, ano po ang panawagan? Ito. Last four questions po.
Ano po ang inyong panawagan sa mga ina o kahit ama o kahit yung mga parents na may autism na merong ay parents na may anak na may autism in correction na rin ah. Yung mga payo. Ano po ang mabibigay niyo pong mga payo sa mga may magulang? Sa mga magulang na may anak na may autism at maski sa mga may kapansanan na rin po. Una-una sa mga kagaya ko na may mga anak na may autism, especially doon sa mga bago-bago pa lang, ano, pinagdaanan ko din yung portion na yan, yung acceptance. Una-una, awareness. Aware ka ba na yung anak mo ay kakaiba sa mga pangkaraniwan na bata? Kasi kailangan yun na unang stage eh. Kailangan mag-i-aware ka na, uy, may iba pala sa anak ko. Hindi pala siya yung typical na bata. Opo. Dahil doon magmumula yung step na ipapa-assess mo yung anak mo. So pag na-assess na yan, ang kasunod niyan ay acceptance. Tanggap mo ba na yung anak mo ay may autism o may condition? Kasi kung hindi ikaw ang tatanggap niyan, kung hindi mo tatanggapin niyan, kung ikaw nga hindi mo matanggap eh, sa tingin mo ba tatanggapin pa na iba yan? Hirap na nga tayo pakipaglaban ngayon yung sitwasyon na ma-aware yung publiko na tanggapin tayo sa lipunan na ginagalawan yung mga anak natin. Tama po. At yung may mga tao na may autism. So, kung ikaw hindi mo pa tatanggapin yan, so sino pa ang tatanggap dyan, di ba? And correct. Then accommodation. Nalaman mo na meron ng autism, natanggap mo na. Ang tanong, yung accommodation, ano yung accommodation na kailangan? Therapy. Hindi hadlang yung pera. Dahil kahit na hindi wala ka pera pang pa-therapy, ikaw mismo sa sarili mo, pwede mo i-therapy yung anak mo. Pwede mong pagtiyagaan yun. May mga sipit ng damit, may mga hanger, may mga gamit, may mga kung ano-ano sa bahay, may sibuyas, may bawang, na po pwede mong gawin na pang-therapy yun. Kailangan mo lang natutukan talaga yung anak mo, isipin mo kung paano mo siya matutulungan sa behavior. Siyempre, umpisa, wala kang alam. So, paano gagawin mo? Magtanong ka doon sa mga kakilala mo na nauna na may anak, na may autism. Kung sakali naman na wala kang mapagtanungan, may social media na po pwede mong i-search. May mga group dyan, may mga support group dyan na may mga anak na may autism. So, maaari ka nilang gabayan, maaari ka nilang turuan kung paano yung mga pamamaraan kahit na wala kang pampaterapy. And para ma-appreciate mo yung anak mo, dumaan ka sa tatlo na yan para ma-appreciate mo siya. Lahat ng ginagawa niya, kahit maliit lang yan, kailangan mo i-appreciate yan. Kailangan mo na purihin yung kanyang mga gawa, kahit na maliit lang yan. Dahil napakahirap sa kanila na gawin isang bagay. Dahil sila nga sa sarili nila, hindi nila alam kung paano gagawin yun eh. At sila sa sarili nila, hindi nila maintindihan kung paano nila gagawin. So napakalaking bagay nun na kahit may maliit lang na nagawa, i-appreciate natin. At saka yung mga kala natin na hindi nila naiintindihan, naiintindihan nila yan. Darating ang time, kakakulit natin, kakapaulit-ulit-ulit natin, maintindihan yan. Nasabi ko to dahil nangyari sa akin, nangyari sa anak ko, naiintindihan ng anak ko yung mga paulit-ulit na sinasabi ko na kahit alam ko na mahihirapan siya intindihan, pero pinagtiyagaan ko. Kasi alam ko na baka maintindihan niya, ano naman na mawawala, baka may mapala pa. So yun na nga, may napalan siya. At sa mga tao naman na may mga kondisyon na autism, kagaya mo ng mga iba dyan na nakikinig sa atin ngayon, ang masabi ko lang, kayo ay isang biyaya mula sa Panginoon na hindi niyo dapat ikahiya kung ano man meron kayo. Kayo ay isang mula sa amin ng mga magulang, kayo ay biyaya, kayo ay regalo sa amin ng Panginoon. Kaya kami naging malakas, naging matatag at palaban sa buhay dahil sa inyo. Hindi namin kakayanin kung hindi dahil sa inyo na tinutulungan nyo kami at tinuturo nyo sa amin kung paano maging matatag. Akala nyo lang wala kayong ambag sa amin, pero kayo yung dahilan kung ba't kami nagiging matatag, kung ba't kami lumalaban, kung ba't kami may nalalaman, at kung ba't kami may naibabahagi. So, kahit na may nambubuli sa inyo, kahit may mga nasasabi sa inyo na hindi maganda, huwag nyo lang pansinin. Kasi mas kaawa-awa pa sila kaysa sa inyo. Dahil sila na walang kondisyon, makikitid ang utak, ganun sila magsalita, ganun sila magtumato sa kapwa nila, lalo na sa may mga kondisyon, especially sa may autism, mas kaawa-awa sila. Mas sila pa ang may kondisyon kaysa sa mga taong may autism. Dahil sila na typical na tao, pero ang isip nila ay ganyan,
mas kaawa-awa sila, mas may condition sila. Kaya magpatuloy lang kayo. Kung ano yung alam ninyo sa tingin ninyo na makakapagpasaya sa inyo, as long as na hindi kayo nakakasakit ng kapwa ninyo, nasa likod nyo lang kami at saludo kami sa inyo. Kagaya mo, sir, saludo ako sa iyo dahil sa kabila ng iyong kondisyon na may autism ka. Pero eto, nakakapag-interview ka, na-interview mo ko, nakakapagbigay ka ng inspirasyon sa marami. At opo, nakakapag-communicate ka dahil hindi lahat ng may autism ay kaya makapag-communicate. Dahil yan ang kanilang yan ang nahihirapan sila eh. Makipag-socialize, makipag-communicate dahil may behavior problem, yung speech, ganyan. Pero kayo, kayang-kaya nyo, di ba? Para kayo, higit daig nyo pa ngayon mga ordinaryong mga tipik na tao na kaedara ninyo dahil sila nahihiya pa mag-interview, nahihiya pa humarap sa mga tao. Pero kayo, ang lakas ng loob nyo, di ba? Kaya saludo po ako sa inyo, mga kagaya po ninyo. Maraming salamat po. Actually, it's my pleasure po na na-interview ko another mom na may autism. Kasi nung unang episode, kung napanood ninyo mga kaibigan, ang larangan ng unang episode, yung mother, yung anak, yung dalaga niya na may autism, mahilig na nga mag-uhit, mga kaibigan. Eh, hangang-hanga ng anak ko. Hangang-hanga ako. Eh. Talagang nagsulputan na ang mga moms with autism, mga kaibigan. Yan ang isa sa mga heroine ng ating kinabukasan. Kaya I am grateful na naka-interview na tayo ng dalawang mami. At kayo po yung ikalawa actually na talagang nagbigay ka po ng inspirasyon sa lahat ng mga nanonood. Hindi yung mga sinasabi nila na pang ano lang, pang walang kwenta lang. Eh, para sa akin, hindi naman yun, walang kwenta. Tayo, kinakampanya natin ang awareness, yung acceptance, accommodation. Yan, mga ganon, yung 4A's kuno. Grabe. Grabe talaga. Ito na po, last 3 na tayo. So medyo mahaba-haba o gas ko. So ano na nga po ang inyong panawagan sa mga taong bayan na palakasin natin yung PWD Advocate? Ayan, lagi ko itong sinasabi na itong mga tao na may autismo or hindi lang sa basta may autismo, pati yung mga ibang kondisyon at kapansanan. Kasi akala ng marami, pagka sinabi yung persons with disability, yung physical na depression lang eh. Yung hindi nakakakita, hindi nakakarinig, hindi kompleto ang paa, ang kamay. Akala nila yun lang ang PW, ang persons with disability. Pero hindi nila na alam na mayroon pa na isa na nakatago, which is yung emotional at saka yung kaisipan. So, hangad po natin na mapalawak ang awareness campaign na malaya natin tanggapin sa lipunan na ating ginagalawan ang mga taong may kondisyon na sana mas higit na kailangan nila ang paglingap at pagkalinga natin. Tanggapin po natin sila sa lipunan na ating ginagalawan. Ituring natin sila na pangkaraniwan na tao, typical na tao na may damdamin na nasasaktan at may kakayahan. Isa pa nga, masigit pa nga sa atin ang kakayahan ng mga yan. So, ba't hindi natin sila bigyan ng pagkakataon na makasalamuha sa mundo ng ginagalawan natin, sa lipunan na ginagalawan natin? Yakapin po natin sila ng buong puso dahil sino pa ba ang tutulong sa kanila kundi yung mga may kakayanan na yumakap at kumalinga sa kanila. So, sana tanggapin po natin sa lipunan na ginagalawan ang mga kapatid natin na may mga kondisyon at kapansanan. Agree ako kay Ma'am Ching, mga kaibigan. At saka ito dagdagan na rin natin sa netizens na nga po. Ano yung mga papayo niyo po? Ayun. Mas maganda pa nga po na ito nga sa social media. Gamitin natin ito na campaign na
instead na puro hatred ang mga nababasa natin at saka mga kung ano-ano na wala namang katuturan, gamitin din po natin yung pagkakataon na to para yung pag may nakikita tayo ng mga kapwa natin na ganyan, na nasa may condition, itanggapin natin ng maluwag sa puso natin instead na bigyan natin ng negative na pananaw o ng criticism na ganyan. Bakit hindi yung positibo ang gawin natin? Tanggapin, yakapin, at ipanawagan na rin natin sa kalahatan na ano ba yung paano ba natin sila tatanggapin sa yun nga sa lipunan na natin ginagalawan. Ayun ang exactly words, mga kaibigan. Lalo na yung mga troll. Grabe. Ayan, ha? Kayong mga troll, ha? Eto na talaga. Makinig kayo sa amin. Oras na. At saka alam niyo po, mami, eto pa. Meron pa nga akong nakita. Diba yung sayaw ng isang artista? Ginagaya. Ginagaya niya yung sayaw. Yung may tulo laway. Diba? Diba? Act of ano yan? Act of voyeurism. Act of voyeurism yan, mga kaibigan. O, kung napapansin nyo, meron tayong batas na yun na nga, yung anti-voyeurism law. Mga kaibigan. Meron tayong anti-voyeurism law. Ito yung Republic Act 9995, mga kaibigan. Ito yung ang tao, kahit hindi public official, na makagawa ka ng comment or any act ng pagpo-portray yan. Ang bigat. Ang bigat niyan. Pwede kang makulong, mga kaibigan. Yan. Malalapag ka sa anti-voyeurism, lalo na sa hindi lang sa anti-voyeurism, pati sa isa pa. Hindi ko alam kung anong mga law pa yon. Hindi na nga tayo eksperto sa law. Grabe. Kaya, ayan. Pag oras na ginawa nyo yan, oras na ginawa nyo yung ganyan, yung mga pangbubuli, yung mga ganyan, utang na loob, huwag nyo na lang gawin. Kasi, pag nangyari yan, pag ginaya nyo yung, halimbawa, ginaya nyo sa'yo ng isang artista, tapos nag lalo na yung mga may mental, nakaka-recover sa mental health, di ba? Grabe. Kaya kayo, eto mga viewers natin, hindi rin alam. Ayan na, yung mga nagpaparody. May magpaparody ng mga ano. Oh, meron nga rin pong isang media, to be honest, mga kaibigan. Kung ano-ano mga ano-ano ang mga tinatawag, yung mga may letter T na word, hindi ko na itutuloy, mga kababayan, ha. Letter T na word. Ka noon, meron akong narinig na binabatikos niya yung isang kandidato sa pagkapangulo, tinawag niya na letter T na word na mental health problem. Lantaran na binanggit niya, kinunden ako talaga. Kahit hindi ko sinusuportan yung kandidato na yon, kinunden ako. Kasi alam ko na hindi tama yon.
pati yung pagmumura niya in public, kinundi na ko rin. Mga kaibigan, kahit hindi ko yung sinuportahan, ang wording hindi maganda. Yung letter T na word, yung may tapos yung may yung letter S, yung regarding sa mental health condition. My God. Huwag mo nang gamitin. Huwag mong gamitin sa live mo mismo. Ha? Huwag nyo pong gamitin sa live mo mismo every 10 p.m. to 12 midnight. Kung ikaw, hindi, kahit wala kang pakialam, pwede ka rin makasuhan nun. Grabe po yun, Mami Ching. Ang lupit. Ang lupit. Oh, ano na? Eto na po. Moving on na. Ano po yung panawagan niyo po sa ating pamahalaan, especially kay NCDA? Ayan, napakagandang katanungan, ano? So, opo. Yun, sana, ito lagi ko ito yung nababanggit din eh. Lagi kasi napagtutuunan lang eh, yung mga ibang sektor eh. Ang mga persons with disability, laging left behind, especially yung mga may condition. Tandaan po natin, magkaiba po kasi yung may physical disability, yun nga yung physical na pangkalabasan lang, yung nakikita lang natin. At bukod pa po yung talagang emotional at saka yung psychosocial na tinatawag natin. Yun naman ay sa damdamin at kaisipan. Oh. Laging yun po ang hindi napapansin ng ating batas, ng ating mga ng pamahalaan na akala pagka persons with disability, nabigyan na ng saklay, nabigyan na ng hearing aid, at nabigyan na ng kung ano-ano na regarding sa physical is okay na. So paano naman itong mga may emotional at saka yun nga, yung psychosocial problem na ito, paano naman sila na mas higit nila na kailangan ng tulong, ng atensyon? Bakit? Ang mga may physical na disability ay kayang, ang isip nila ay kagaya sa mga typical na tao, na kaya nila magdesisyon, kaya nila mag-decide para sa sarili nila at kaya nila makipaglaban para sa sarili nila. Nalilimitahan lang dahil sa kanilang physical na kaanyuan dahil may kakulangan nga sila. Pero itong mga sa psychosocial side, hindi nakikita na kondisyon, may mga kondisyon. Hindi nila kaya ipaglaban yung sarili nila dahil hindi naman nila kaya i-express kung ano yung nararamdaman nila at kung ano yung gusto at ayaw nila. So sana ito yung mabigyan na nga talaga, ito ang mas nangangailangan ng atensyon at panahon at pagkakataon na paano ba matulungan. So sana kung saan man naabutin itong ating interview na to, panawagan ko ito lalo na sa mga nakaupo, sa mga nandiyan, sa mga kumbaga merong kakayahan na gumawa ng batas, magpatupad ng mga kung ano mga programa na po pwede sa mga may kondisyon. Sana po, panahon naman na siguro para subukan naman po ninyo abutin yung mga pangailangan ng mga tao na to. At baka sakaling maramdaman po ninyo kung ano may nararamdaman ng mga magula, yung mga hinaing ng mga magula at daing ng mga mismo may tao may mga kondisyon. So, ayan. Yun po. Ayan. Oh. Maski na rin, dagdag ko na rin, pati yung mga reporter, pati yung mga nasa radyo yeah. na rin, mga kaibigan. Lalo na yung mga gumagamit ng mga offensive words sa mga may mental condition. Pag nagla-live ka tapos meron kang sinasabi na hindi maganda in public, ayan. Pwede ka, 'di ba? Pwede ka pa pumakasuhan 'yan. Yes. Ibatas tayo 'yan. 'Di ba? Eh kung ayaw mo sa kan ito ah, example lang. Eh kung ayaw mo nangan sa taong yun, huwag mo nang anuhin, huwag mo nang ipatulan in dive. Eh, para ka na rin troll eh. Para na rin troll eh. Eh, kumbaga, sasabihin mo anya, ito, ganyan. Eh, may S ka sa ulo mo. Weh!
Tapos kung di baling manira ka ng konti, huwag nang lantaran at sagad. Diba? Oh, meron din yan sa pamahalaan din natin na ganyan. Noon, di ba po? Meron tama po. Hindi na nga sa nag-ano tayo, hindi na nga sa nagmamalinis tayo, hindi na nga sa... alam, I know their history. Ang gulo-gulo ng mundo natin na yun, mga kaibigan. Ayun, mga kaibigan. Ito, last question na lang. Para sa mga nakikinig. Para sa inyo po, bilang isang self-advocate, isang ma'am na nag-a-advocate at naglalabi na isulong ang karapatan at advocate ng autismo, ano po ang inclusion para sa inyo po? Matatawag natin na included na ang ating mga anak o nasa kumbaga kasama na sila kung sila ay tatanggapin na. Kung sila ay malaya na na makakakilos sa lipunan na ating ginagalawan o lipunan na ginagalawan ng mga tipikal na tao. Kung sila ay tatratuhin ng pantay na kagaya sa mga tipikal at maibibigay yung mga pangangailangan na alam naman nila na higit na kailangan ng mga tao na yon. Yun yung pagkakataon na masabi natin na sila ay included na. Sila ay naka-inclusion na. At pag nakita na natin ang pagmamahal, pag-aaruga, pag-unawa sa mga tao na yon, ng mga may kondisyon, that's the time na masasabi natin na they are included. Sa Tagalog, sila ay nasa inclusion na sa lipunan na ating ginagalawan. Tama. Ayan, nadali. Talagang ito ang best meaning, mga kaibigan. Best meaning for me na natanong ko. Grabe, mga kaibigan. Ako talaga, yun, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Magiging formal na rin ang hands in inclusion. At magkakaroon na rin soon ng mga chapters per region or headquarters per region. Yan ang pinaplano ko, mga kaibigan. Kaya sa mga nanonood sa atin, mga kaibigan, please do subscribe sa YouTube ng Hands in Inclusion Pilipinas and please also like Inclurajo. Pati na rin ang Hands in Inclusion Pilipinas, mga kaibigan. Marami kayong matututunan, mga kaibigan. Lalo na itong ginagawa ko sa madla, mga kaibigan. Marami pang kasunod na interviews ang gaganapin natin. Lalo na ako, nanghihikayat na ako. Hindi ako naghahamon, naghihikayat ako sa mga advocates ng persons with disability. If you want to interview, I'm ready. Sabihin nyo yung oras nyo. Sabihin nyo kung anong araw kayo available. Iseset up ko ang Zoom para makapag-usap and recorded na to, mga kaibigan. Once again, thank you po, Mami Ching, for this encouragement. This is the best episode na na ginawa ko. This. Wow, salamat po. Opo, mga kaibigan. So, ayun mga kaibigan. Ako talaga nagpapasalamat ako sa inyong lahat, ha? Lalo na sa mga nanonood sa ating Facebook Live, mga kaibigan. May awa ng Diyos. Kailangan naming hindi kami ang
pang display material sa mga video. Marami kayong matututunan, mga may kaalaman, mga kaibigan. Kaya natin to, mga kaibigan. Muli, maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nanood. Pagpalain nawa tayo ng may kapal. Tandaan nyo, laging una ang Diyos. Ha? Laging una ang Diyos, mga kaibigan. Maraming salamat at magandang gabi sa lahat ng mga nanonood. Ah, thank you. At thank you, sir. Sa lahat. Ha, okay.